Sa pag-iikot ng UNTV News sa fruit section ng Baguio Public Market, kapansin-pansin na walang mga nakadisplay na mapupula at naglalaki ang strawberry. Tanging ang preso lamang ni Aling Jean Ngamioten ang may paninda. Gaya ngayon, mga 20 kilos lang. Mm-hmm. Pero nung nakaraan, mga 12 kilos, ganun, mga 10. Mm-hmm. Ganun, yun lang. Pero hindi natin alam kung may mga harvest pa ulit sila. Hindi pa halos ito hinog pero pinitas na ng strawberry producers sa Benguet dahil sa nag-force harvest sila kaysa masira ng walang tigil na pag-ulan. At dahil kakaunti ang supply, pumalo na ito sa 700 kada kilo at 800 naman per kilo sa mga magaganda o first class na strawberry. Konti pa lang kasi. At saka ilang linggo na, halos isang buwan na. Oo. Pakunti-kunti kasi pag may dumating, kunwari dumating ngayon, pero kung sa susunod, hindi natin alam. Sabi ng, kasi tinanong ko sa farmers, kailan pa ba ulit yung dating? Sabi nga, hindi natin alam kung may maha-harvest pa ulit. Ayon pa kay Jean, bago ang bagyong Egay, 50 kilos every other day ang supply ng strawberry na dumarating sa kanila. Pero ngayon, nasa 15 kilo na lamang kada tatlong araw ang dating ng supply nito. Ang turistang si Mars, bumili na lang kahit sobra itong mahal para may pasalubong siya sa kanyang anak pag-uwi ng Tuguegarao. Medyo mataas, pero I think nagdepende talaga sa season. No? Paborito kasi ng mga anak ko, kaya ano po, kaya kukuha po ako. Samantala, nananatiling mataas ang presyo ng gulay dito sa Baguio City at sa La Trinidad Trading Post. Tumaas ng 20 to 30 ang ilang mga Highland vegetables dahil sa walang tigil na mga pag-uulan simula pa ito sa nagdaang Super Typhoon Egay. Ang wholesale price ng patatas na dating 80 to 90 pesos kada kilo, ngayon nasa 110 to 120 pesos. Ang sayote na dating nabibili ng 20 to 30 kada kilo, ngayon nasa 70 pesos per kilo. Bagay itong bumaba dahil last week ay umabot sa 100 to 110 ang per kilo ng sayote. Ang bumbok na dating 70 pesos kada kilo, ngayon nasa 80 to 90 pesos na. Ang repolyo na dating 60 pesos kada kilo, tumaas ng 90 pesos. Tumaas din ang Baguio beans na dating 100, ngayon 150 na kada kilo. Wala ring halos makikitang nagbibenta ng chop suey set na 100 kada plastic. Ito yung tinatawag nila na chop suey set dito sa Baguio Public Market. Kung mapapansin ninyo, hindi na siya kompleto. Dati kompleto ito, pero ngayon kulang na siya ng cauliflower dahil sa sobrang taas ng presyo ngayon ng Highland vegetables. Ayon sa dealers at farmers, hindi muna sila nagde-deliver sa mga malalayong lugar gaya ng Metro Manila dahil sa kakaunti ang supply maliban dito ay mataas din ang presyo ng Highland vegetables. Isa sa dahilan ay ang walang tigil na pag-ulan, ang ilan naman ay nasira ang tanim at pahirapan sa pagbiyahe dahil sa mga landslide. Diyos ang aming sagdigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw!